Okay, good day po sa inyo lahat mga kastig. So ngayong araw pong ito, gagawa po tayo ng ating pong version. Ano po? Yung version po natin, yung gawa kong version na about po sa one-way check bat, yung nire-request po ng ating pong mga kastig. Okay, automatic check bat po mga kastig. Ito po yan, bali, ito po ay nabili ko sa mall. Ang halaga po nito ay 110 pesos. So naisip ko po na gayahin na lang kaysa bibili po tayo ng ganito, napakamahal, 110 pesos. So, ginawa natin, ginala natin, na mas alam natin na mas matibay yung ating pong gagawin na paggaya po dito sa automatic po to check valve. Ano po? One-way check valve na po, mga kastig. So, ang una po natin gagawin, mga kastig, kailangan po natin ng isang coupling. 20 mm po to, mga kastig. Ayan. Tapos, bali, kukuha po tayo ng ito po yung pinaka PVC na ating pong inano ng ating pong heat gun para po siya tumuwi doon po mga kastig. Ipaw binabaga to. So sa akin po, ginawa ko, inano ko lang siya ng heat gun, bumili po tayo ng heat gun para, kasi kahit po pag yung binabaga natin, madumi. So yung heat gun po, wala, ganito lang siya. Play na po siya malinis. So gagawin po natin ito mga kastig. Susukat po tayo. Ano po, balik kukuha po tayo ng isang PVC na ganito kaliit lang, panilipisin natin, para may sukat po natin dito, ano po, ng tama. Okay. So, ganito po yung mga kastig, ang gagawin po natin. Susukat na po natin ito mga kastig. Ayan. Balik susukat na po natin, susukat na ng isang bilog dito. So, yung sukat po ito, kasyang-kasya po mismo ito sa loob po ng ating coupling na 20 mm. Ano po? Ito po yan mga kastig. Bibilugan po natin yan. Okay? Gagamit po tayo, unang-una gagamit po tayo ng ating pong protection sa ating pong mata. And then gagamit po tayo ng face mask. Ano po? Kasi po yung ating ginagamit na gato, maano po ito, may PVC powder napunta po, nalalangap natin, so masama sa ating kalusugan to, so kailangan po natin ng face mask. Ano po, ayan, kasi po natin protection po sa ating para hindi po tayo makalangap ng PVC powder, kasi pinong-pino po yan. So ito gagawin na po natin, ayan, dahil po tayo mga grinder. Okay. Bibilugan na po natin. So mga kastig, dapat ganito po yan. Bilog po siya. Kailan po ganito mga kastig? Bilog po siya, no? Ayan. Dapat po magkakasya dito. Ano po? Siya kasi siya yung magbablock, ano po, pag yung sa pressure ng hangin, siya yung magbablock mismo para hindi wala lumabas, para hindi maepekto yung ating yung ating pong tawag ito, yung pump po natin, no? Yung balloon pump. So, after po yung mga kasig, bubutasan po natin ito. Bali, ito po yung mga kasig, may turilyo po siya, tapos then ito po yung pinaka yung nagbablock din sa kanya. Ano po, ayan, pag po hinihipan to, bali umaangat po yan. So dito po lumalabas yung ating pong alcohol. So ito po yung pinagayahan natin. Ano po? Pwede rin po tayo gumawa ng Jolene. Ano po? Madali, mas madali pong gawin yun. Kung inkupara dito. Halos pares lang po. Dati po ito, mga kastig. Ito po ang gawa kong to. Ganito lang po yan. Yung ginawa ko pong bagong version ko, na ganito. Ito na po yung nakalagay rito. Hindi po siya pag nagpa-pump, maingay po. Maingay. Ito, bali, short barrel lang po siya. Bali, ito po yung pangalawang gawa ko. Yung unang upload ko po, long barrel po yun. Ito po yung short barrel. Ang barrel po dito, 2 feet lang. Ano po? Bali, ito po yung nakalagay na sa akin dito. Dito po yung nakalagay sa loob. So, ito, idediretso po natin yung tutorial natin. Okay. Butasan po natin ito, mga kastig. Yung pong mga palibot ito.
dito po sa gitna, bubutasan, and then yung palibot niyan, butas po yan, bubutasan po natin. Kakaiba po rito sa version na ginawa niya, kasi ito po, puro alisya, yung po yung kanyang ano, may puwang siya, dalawa magkabila. So gagawin na natin, yung ating bagong version naman, bubutasan natin yung palibot. Ano po? Okay, gagapit po tayo ng barena po, mga kaslip. Kailangan po gitna-gitna. Okay. Tapos yung palibot po niya lahat. Okay, ito sa po bakastig. Ito may iso dati gitna. Okay, kaya po yan mga bakastig. Yung ating pong ginagawa. Tapos, ikuta po natin ito ng mga butas para po maganda po yung pasok no, ng hangin. Okay, yan po yan. Okay. Kung napapansin yung mga kasi, kaiba siya, iba siya sa dito. Kasi ito, bali yung, ano po siya, yung, kita nyo, iba yung butas niya. Magkabilang-tabilang yung butas. So, ang ginawa natin, iniba natin, ito yung version ko naman. Ginilugan ko lahat, ano po, para talagang makapasok ng gusto yung ating pong alcohol, ano po, sa ating body chamber. Oh, klaro. Ano po? Kita nyo. Okay. Ayan. Lagay mo na si Peglu. Then, itikita po natin to. Ayan. Tila po natin yung konti. Ayan. Ano po? Magkabila po yan, mga kasi, no? Meron po yan. Kung anong lapad po nito, ganda yung lapad na ipapasok niyo rito. Bali nakapasok ka po rito yun. Tapos saka po natin ito ipapasok dito sa loob. Ayan po yan. Okay. Kita niyo po, nasa loob na po siya. Ano po, po natin ito sa loob. Ayan. Ito lang. Spring po. Ito, spring. Ano po, yung malambot. Pasok po muna natin ito. Sapo natin na lang, ilagyan ng spring, yung loob. Ayan. After po yan, lagyan po natin ang tornilyo. Okay. Okay, tornilyo po yan. Pasok po yan sa loob. Ano po? Okay. Nakakastig. Okay, nakakastig. Ganito po yan. Ayan. Okay. Ayan po, ganito na po yan. Mga kastig, puputol po tayo rito. Ang sukat ay 1 inch. Para po dito sa loob, ilalagay po natin. Ayan. Kahit hindi na po yan, karkulay, pwede na po karkulay na lang yan. Ayan po, mga kastig. Okay. Medyo may kailangan po ng konti. Pero, kaya pong gawin. Okay. So, lagay po natin ito rito. Kung saan meron pong tunilyo. Ano po, mga kastig. Dito po natin lalagay. Ano po? Para po dito yan. Sa ating pong 32 by 20 na pagsasaksakan po sa ating pong body chamber na sukat po ay 50 mm. Ano po? Ito po yung ating pong 50 mm na body chamber. Pasok po natin sa loob. Ayan po yan. Okay. Tapos, hanggang pa tayo ng isa pa. Ano po? Isa pa. Isa pa ang hanggang di po ang sukat.
Ito sa loob. Ano po? Pasa natin sa loob. Ganyan. Kailangan po natin ng adapter, female. Same po natin to, ano po, para makita nyo na gumagana po siya. Ano po? Hindi pala siya, kumbaga demo lang to, hindi na siya naka-fix, nakadikit. Demo lang po yan. Okay. Tapos, ito po yung testing po natin dito sa pump. Yan. Pasok po natin dito. Ganto po yung aking toy gun. Ano po? Yung ginawa natin. Ito po yan. Ano po? Pakikita ko sa inyo yung ano ito, yung firing nito. Ano po? Pakikita ko sa inyo. Ganto po yung ginawa ko. Ayan. Tapos natin. Ayan. Kung makikita nyo, tapos natin dito yung video. Ayan. Kita nyo po mga kasig. Ganto yan. Yan. Mas maganda po to mga kastig. Kumbaga talagang epektibo po, mas matibay kasi yung ano niya, black na black siya. Ayun po yung nagbabara. Pag pinapayang ginagamit natin ito, ito po nag-automatic nagbablock niyan. Ano po, pag pinapump lang natin siya, siya kumbaga lumalaro siya, pumapasok yung ating kuron. After po yan, ito po ay nakapasok po dito mga kastig. Ayan ha, makakita nyo po mga kasig, ati pong ginawa ng demo nyo po. Okay, makakita nyo actual. Okay, nagyan po natin, ito. Okay, then, ito po yan. Ano po, mga kasig, ayan po yan, makaganyan yung forma nyan. Ano po, makaganyan po po. Tapos, dito po siya. Ano po, katulad po ang ginagawa ko, ito lang po na iba sa akin sa version ko. Pero yung mga ginagawa ko rito, yung aking pong proseso ng paggawa, isa rin po, hindi po wala pong na iba. Ito lang po ang aking bagong version lang. Ilalagay po rito yan sa loob. Ayan. Tapos bali, ayan, nakalubog po yan dito sa loob. Ano po, saka po nilalagyan ng marine epoxy, pinupuno po yan. Ano po, kailangan po nakalibid din siya. Ano po, ayan, kaganyan siya. Para po yan eh makalibel, ano po, lalagyan niyo po ng masking tape to sa loob. Ano po mga kasig, ipakikita ko po sa inyo. Ipakita ko po sa inyo. Po natin ang masking tape, ano po. Pero bago kayo gumawa ng ganito, make sure po ito, lagyan niyo po ng super glue para po hindi pumasok dito yung ating pong alcohol. Para hindi po siya matunas. Kasi po magsisilbing parang nagbablock din sa kanya. Kumbaga parang nakalaminit siya, naka-plastic. Kaya hindi po lalampas papasok, hindi po siya matutunas. Ano po? Saka po natin, papasok dito. Ayan. After po yan, yan pa, kaya po nilagyan natin ito para mag-level po siya. Level yung kanyang tawag dito, yung pong pump niya. Hindi po siya nakaliko. Katulad po niya, diretso po siya. Kasi po, meron po tayong tape na nag-guide po sa loob ng body chamber. Ano po, ganyan po yan. Saka po natin lalagyan ng super glue. Super glue yan po yan. Ganyan na po yan. Tapos siya po yung magsisibli ng pump. Ano po? Siya po yung magsisibli ng pump. Tapos, makasig. Ganito po yung tsura niyan. Ano po yan? Kailangan pa siya makasig. Ganyan. Ganyan po yan. Ganyan po yan. Pump. Pump tayo. Ayan. Pump. Ganyan po yan. Ayan, mga kastig. Ganyan po yung lakas niyan. Pakikita ko po sa inyo yung firing ko nito. Ayan. Kita niyo yung itsura niya. Ganyan po yung itsura niya. Bali, nakaduktong po siya rito sa ating body chamber. Kailangan libilado. Tingnan niyo po yan. Nakaduktong siya. Pantay na pantay. Kaya kailangan po meron tayong masking tape na mag-guide para pumantay po rito sa ating body chamber. Ano po? Ito yung bali, parang pinaka-tanky niya. Ano po? Yung dating tanky dito, wala na yun. Ito na po yung kapalit, yung ating version, bagong version. Ano po? Ayan. Pantay po siya rito sa body chamber. Kailangan po nakalibel. Yung tape po, yung magagay para po tumuin siya. Ayan. Ano lang po ito? Tag po rito. Tupit lang po. Yung ating pong pinaka yung barrel. Tapos yung body chamber po natin ay 1 feet po ito. 4 inches. Ayan po yan. Astig. Ayan po mga astig. Kung kayo
Kita niyo po, kahit kasalapag siya, yung jumit po tira niyo dahil ano, nakatago siya. Pero okay naman. Yasa po naman natin. Okay, isa pa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, firing tayo. Wala tayong ano eh. Big sis siya, eh, malakas naman kasi naka-ano siya, dalawang divider lang ito. Kasi masyado mixy yung kanyang ano, request kasi nung nagpagawa, mixy lang natin kaya ganun lang, ganun yung kanyang ano. Pero wala, wala nang problema ron, malakas din naman ito kahit 2 divider. Kahit isang divider lang, malakas pa rin naman yun. Okay, bali ano to, pang pito na. Init lang uli natin. Ano po mga sig para kumbaga, sigurado tayo. Ay, bali na pa rin parang ano. Okay. Ayun to mga kastig. May silencer pa to. Kumbaga, may silencer pa siya. Pero medyo malakas pa rin yung ano niya. Kasi silencer ko dito, ito na nakapaloob sa loob ng barrel. Medyo taasan ko siya ng 6. Kaya medyo mahina siya. Pero medyo malakas pa rin eh. Kaya dadami yan. Mahirap na pag dadami natin ng butas. Baka naman maka-effect sa ano, sa lakas ng pressure ng hangin. Kumbaga mag-crack yung loob. Kaya ayaw na butas lang yung ginawa natin. Okay to, Mr. R. Nasaan buwan ka? Okay. Gagawin po natin ito ng tutorial, abangan nyo po. Para doon po sa mga gustong gumawa. Kasi mahal din po ito pag binibili. So maggagawa po tayo ng tutorial para po sa inyo, para matuto po kayo ng paggawa at matutunan nyo kung paano gawin yung ganitong klaseng bagong version natin. Apo, kaysa bibili kayo, kayo lang po yung gumawa, alam nyo pa na mas matibay dahil kayo yung gumawa. Huwag nyo na po titipirin sa materialis na po, sa super glue, yung branded po dapat, hindi po yung nabibili sa mga bakay-bangketa kasi yung pera nyo. Ay po, katabi ng manok. Ito yun po mga kasig, katabi ng manok yan, pero yun pa rin, yun pa rin, tumatama doon sa target natin. Ano po, hindi na po nag-aalala kasi may tiwala naman ako sa magsisero ko. Sa kayong manok niyo,